Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Joanne Perez Alberto para sa TVNet Newsline. Ikalabing dalawa sa buwan ng Pebrero taong 2020. Sa ulo ng ating mga balita, 2019 novel coronavirus may bagong pangalan, COVID-19 na. Training sa pagmamaneho bilang bagong requirement sa pagkuha ng student permit at lisensya na lalapit nang ipatupad ng LTO. At mobile passporting muling umarangkada sa Calapan City. Sa detalye ng ating mga balita, simula na mobile passport on wheels sa lungsod ng Calapan kung saan nasa 1,800 na Calapeño ang inaasahang maabutan ng naturang serbisyo. Kaninang umaga pa lamang dinagsana ang City Hall ng mga aplikante para makapag-abot at makakuha ng slots. Dito binisita rin ni Mayor Arnon Panaligan ang mga aplikante upang kumustahin at siguraduhin komportable at maayos ang kanilang pagpila. Ay naman sa Mayor's Office, bukod sa mga bagong aplikante sa pagpapapasaporte, tumatanggap din dito ng renewal, old at pagpapapasport sa mga babies. Sa unang araw ng Passport on Wheels, tanging assessment at release pa lamang ng application form ang ginagawa dito upang makatiyak pa kumpleto na sa kinakailangan dokumento ang mga aplikante. Sa mga susunod na araw o linggo, tsaka naman anila ang step 2 para sa pagbabayad nito at sa darating na March 17 at 18 ang mismong proseso ng kanilang passporting. Upang mabura rin anila ang paniniwalang mga empleyado lang ng city government ang makikinabang sa passporting on wheels. Nilinaw ng Mayor's Office na first come first serve ito at pinapayuhan nila ang mga empleyado ng city government na mag-leave para magpa-passport. Samantala, nasa 3,600 ang unang hinihinging slot ng city government sa DFA, subalit 1,800 lamang ang nakalaan para sa mga Calapeño at ang tira dito ay ibinigay sa ibang bayan sa 1st District upang mabigyan rin anila ng pagkakataon na mga Mindoreño makakuha ng serbisyo ng DFA. Sa uli, muli naman nilang ipinalala ang no-show, no-refund policy ng mobile passporting kung saan para sa mga aplikanteng hindi tutuloy o magpapakita sa mismong passporting sa March 17 at 18 ay hindi na maaaring i-refund ang kanilang ibinayad dito. Pinapayuhan rin anila nila mga aplikanteng umantabay sa Facebook page ni City Mayor Arnon Panaligan at ng City Information Office na Tata Calapeño para sa karagdagang anunsyo patungkol sa naturang aktibidad. Sa ibang balita, pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment na ang mga employer ay inatasang magbigay ng final pay ng kanilang empleyado sa loob ng 30 araw mula sa araw ng separation o termination of employment nito. Sa pamamagitan ng DOLE Labor Advisory No. 6 Series of 2020, ini-issue ng nasabing kagawaran ang mga guidelines para sa pagbabayad ng final pay, pati na rin ang mga kinakailangan dokumento ng mga ito, ayon kay DOLE Mimaropa o IC Assistant Regional Director Bernardo Torellano. Kung ang isang empleyado ay hindi nakatanggap ng tama o sapat na sahod, maaaring niya itong i-report sa kanilang tanggapan. Final pay, upon kung amicable settlement ito sa kanila within the work site, then they can by mutual agreement. Then ngayon kung sa tingin naman ng mga worker, mga manggagawa natin ay kulang, then they can go to the nearest dole offices. For example, dito sa atin sa Mimaropa, meron tayo sa lahat, sa limang probinsya natin, mag-file ng request for assistance. Ipinaliwanag rin ni DOLE Mimaropa o ICA RD Torellano ang maaaring makuha ng empleyado kung ito ay mag-voluntary resignation, illegal dismissal o termination. So yung final pay is kung voluntary resignation, alam natin na yan ay natitirang leave credits lang at saka yung portion ng 13-month pay at saka yung last salary. Ngayon kung ito naman ay illegal dismissal or termination, they can file for the service years na bayaran sila in inclusion pa doon sa mga nakalagay sa labor standards natin.
Ang final pay na nangangulugan ng unpaid earned salary ng empleyado o anumang cash conversion na hindi nagamit na service incentive leave, alinsunod sa Article 95 of the Labor Code, maritong ibibigay sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng separation or termination of employment. Ipinabatid rin ng Dole Mimaropa na kapag nag-request ang isang empleyado ng kanyang Certificate of Employment, ay kinakailangang ilabas ito ng employer sa loob ng 3 araw. Sa panguna ng Pideya Mimaropa at Calapan City Police Station, muling nagsagawa mga ito ng aktibidad na Barangay Contra Droga o ABKD. Para sa mga barangay officials, barangay anti-drug abuse council members at ilan sa mga residente ng barangay ibabais para sa pagpapaabot ng kaalaman sa isa sa pangunahing programa ng Administrasyong Duterte na War on Drugs. Sa naturang seminar, ipiniliwanag sa mga partisipante ang mga problema kinakaharap ng buong bansa sa droga at kung papaano ang komunidad makakatulong upang maiwasan ang paglaganap nito. Para sa mas epektibong information dissemination na maaaring maintindihan ng mga bata, namigay rin sila ng mga PIDEA comics sa mga partisipante. Samantala, ayon sa PIDEA Mimaropa, ang mga barangays na inaabutan nila ng programang ABKD ay mga target na barangays para magkaroon ng validation na isa naman sa rekisito sa pagkakadeklara ng mga ito bilang drug-cleared barangay. Solely bukod sa validation bilang rekisito sa pagkakadeklara ng mga ito bilang drug-cleared barangay. Isa rin anila sa layunin ng ABKD ang pagpapalawak ng information dissemination sa grassroots level o sa komunidad upang sa barangay pa lamang ay masugpo na agad ang paglaganap ng ilegal na droga. Antabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sinumang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Supported by the PCTA. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, dahil sa sunod-sunod na mga aksidenteng nagaganap sa kalsada araw-araw, desidido ang Land Transportation Office na ipatupad ang pulisiyang pagsasailalim ng mga kukuha ng student permit at lisensya sa training sa mga driving schools. Ayon kay LTO Law Enforcement Service Chief at NCR West Regional Director Attorney Clarence Ginto, nagkikipag-ugnayan rin ng LTO sa TESDA, kaugnay nito para sa mga hindi kakayaning magbayad ng training sa mga private driving schools. We are tapping private sector, especially the driving schools. Ito po, siguro this will happen in mid this year, mga June, na before anyone can get even the student permit. Ngayon, kailangan lang ng birth certificate. That applicant for student permit will have to undergo at 15 hours training. Hindi naman, kasi yung driving school, medyo may kamaran. So, may mga parang, parang private school yan. Ang public school namin yung TESDA. TESDA will also train them on road safety. Yung mga dapat malaman nila being as future driver. Anya pa, maging ang mga magre-renew ng lisensya ay kakailanganin ding sumailalim dito para ma-update sila sa mga bagong polisiya at sakali namang mahuli dahil sa paglabag sa traffic rules ay kabilang rin ang pagsailalim sa seminar sa mga magiging requirements bago makatubos ng ticket. Kailangan pa rin o, kasi dapat nag-upgrade din eh. Kasi may mga bagong batas. Hindi lang yun ah, kung mahuli ka, mayroon ka na rin mag-uwi natin ng seminar. Sa US, pag nahuli ka, may fine ka na, may seminar fee ka pa. So we will copy the best practices of other countries. That's all towards road safety. Tinatayang sa
kalighatian ng taon, kasalukuyan ay masisimulan na ang pagpapatupad ng polisiyang ito. At pagtitiyak niya, magkakaroon ng pasilidad ang LTO para sa training sa pagmamaneho at libre itong magseservisyo sa mga Pilipino. Mayroon naman sa taon ng LTO facility, who can do the training? Wala nang bayad yun. Kasi bayad na sila ng gobyerno eh. Lahat naman kasi wala pa ngayon. When that system is up, all regions, all district offices will have that facility na siyempre not all can afford. So, meron na. Government will provide. Ayon sa World Health Organization Global Status Report on Road Safety 2018, ang road traffic injuries ang nangungunang sanhi ng pagkasawi ng mga kabataang edad 5 hanggang 29 na taon sa Pilipinas. Ang hakbang ng pagsailalim ng mga drivers sa training ay alinsunod sa RA number 10930, an act rationalizing and strengthening the policy regarding driver's license. Samantala, nanawagan si LTO Law Enforcement Service Chief at NCR West Regional Director Attorney Clarence Ginto sa mga kliyente ng LTO na huwag makipagtransaksyon sa mga fixtures. Anya, sa mga lehitimong kawani lamang ng LTO lumapit na madali naman silang makikilala dahil may mga ID sila. Sa mga kliyente po ng LTO, please don't deal with fixtures. Please deal with the official LTO employees only. May mga ID po yun. Mula nito. May mga ID po kami dito. So, yun po ang pag-iusap namin na don't deal with fixers. Binigyang diin ng opisyal na walang maidudulot na mabuti ang pagtitiwala sa mga fixers dahil hindi anya maayos na mga ito ang kanilang dokumento at magbibigay lamang ng problema sa mga kliyente. Ang mga fixers ay mga taong nagpapanggap na kawani o may kaugnayan sa LTO at mag-aalok ng kanilang serbisyo, katulad ng mabilis na pagpaproseso ng mga rehistro at lisensya. Sa ulihan niya pa, patuloy silang bumubuo ng mga programa para sa mas maayos na mapagserbisyohan ang mga mamamayan. Inilapit na nila sa mga mamamayan sa iba't ibang paraan ng serbisyo ng ahensya gaya sa Oriental Mindoro kung saan dalawang district offices na ang maaaring puntahan ng mga tao, ang LTO Calapan at LTO Pinamalayan na nagseserbisyo ngayon sa mga taga-segunda distrito ng Lalawigan. Magbabalik po ang TVNet Newsline. This feeling, it's so so cool. I'm just here chilling. There's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good, and you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing. No. Let's get this show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Oh, it's wonderful. And all it takes is you and me. Just right here at home. Oh, cause the best place in the world is still with you. I know. Right here with you. Wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner.
Extreme premium quality, best price. Available na. Extreme Cool, panalo sa lamig, panalo sa tipid. Available na! Mula sa dating pangalang 2019 novel coronavirus, binigyan na ito ng bagong official name na COVID-19. Inanunsyo ito ng World Health Organization na dapat anli ay batay sa panuntunan ng WHO. Hindi dapat ipangalan sa lugar, hayop o grupo ng tao ang anumang sakit. Sinabi ng WHO, ang hakbang na ito ng HWO ay upang maiwasan ang anumang uri ng racism o diskriminasyon. Takot sa pag-iwas sa anumang lahi, grupo ng individual, maging sa mga taong nakatira sa isang lugar. Sa bagong COVID-19, ibig sabihin ng CO ay corona, V para sa virus at D para sa disease. Pinapayuhan ng WHO na ito ang opisyal na gamitin upang makaiwas na rin sa anumang kalituhan. As of February 11, 2019, mayroong 11 kaso ng person under investigation ang rehiyong Mimaropa. 4 dito ay discharged na at ang 5 ay admitted. Isa sa 5 PEUIs ay naitala sa Occidental Mindoro. Ayon sa Municipal Health Office ng Naturang Bayan, naka-isolate na ang PUI at patuloy na minomonitor ang pamilya nito. Maayos rin ang kalagay ng pasyente sa kasalukuyan, anila itong walang lagnat at ambulatory o nakakalakad. Sa tala naman ng PDRRMO, 3 katao sa lalawigan ang under monitoring o PUMs. 2 dito ay sa bayan ng Victoria at 1 ay sa Gloria. Paong may travel history ang mga ito na nanggaling sa mga apektadong lugar ng COVID-19. Kasalukuyan naman ang mga itong nasa maayos na kalagayan at hindi nagpapakita ng anumang sintomas. Nananatili pa rin COVID-19 free pa rin ang lalawigan ng Oriental Mindoro at wala anilang dapat labis na ipangamba mga Mindoreño. Ganun pa man ay patuloy ang panawagan ng DOH at ng lokal na pamahalaan na panatilihin ang kalinisan. Iwasan muna ang mga matataong lugar at patuloy na manalangin. Sa ibang balita, nasa 65% na ang accomplishment ng isinagawang reconstruction ng Juan Luna Street sa lungsod ng Calapan. Ito ay ayon sa pamahalang lungsod ay nagsimula lamang noong nakaraang January 17 ng taong kasalukuyan. Kinakailangan nilang gibain ang dating kalsada at gumawa ng panibago at mas matibay na kalsada dahil ito ay maraming mga malalaking bitak. Kung tatapalan lamang ng aspalto ang lumang kalsada ay magiging alon-alon lang ito o uneven ang surface at patuloy pa rin itong masisira. Dagdag pa ng pamahalang lungsod, noong hukayin ang kalsada ay napag-alaman na ang ilalim ng semento ay mga putik at burak na, dahilan kung bakit nabibitak ang semento. Ang Juan Luna Street ay dating pipisikan, maraming dekada na ang nagdaan. Kaya ang disenyo ng bagong kalsada ay mas pinatibay, inalis ang putik at unsuitable material sa ilalim. Nilatagan ito ng mga malalaking bato bago buhusan ng mas makapal na semento. Ito rin na naging paliwanag ni City Economic Enterprise Manager Ronald Cantos na patuloy ang paghingi ng pang-unawa di lamang sa mga maninindas sa loob ng pamilihang lungsod kundi sa lahat ng mga mamimili sa lungsod ng Calapan. Nag-start itong January, yung ating January 17 or 18, nag-start yung paggagawa ng ating Juan Luna Street. Unfortunately, mabilis talaga yung contractor kasi may maganda yung sistema nila eh. Napansin lang nung naghukay na sila, malambot pala yung part na harapan ng palengke. So, masisira din lang naman siya kung siya ay sesementohin kasi magkakrack siya dahil malambot niya. So, ang ginawa, hinukay, tapos nilagyan pa ng mga bato-bato muna. Ang problema, hindi siya ganun ka-stable. So, nakailang beses na nilagyan ulit ng panibagong mga graba para talaga ma-maintain yung level na hindi siya basta gagalaw. Naman, may mga scheme naman na ginawa, kagaya dito, halimbawa, kalahati lang ng exit ng terminal para pag nasa second phase na, meron pa din silang dadaanan. At the same na ginawa dito sa Juan Luna at San Agustin, yung mapapansin mo, nasa gitna na yung inukay, para meron pa din access
yung mga sasakyan natin. Kasama sa mga priority projects ng city government ang reconstruction ng mga luma at bitak-bitak na kalsada tulad ng Del Pilar Street sa Santo Niño, Tibag Pachoca Road at bahagi ng Bonifacio Street sa Ilaya. Noong isang taon, napalitan na ng bagong kalsada ang Aurora Street, simula sa may Matadero at ang Infantado Street. Ang mga kalsadang ito ay ginawa noong taong 1980s. Nakakaunti pa ang mga malalaking sasakyang sa Kalapan at ang mga kalsada ay nakadisenyo lang para sa mga tricycle at jeep. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Pasyal tayo sa lugar na masaya. Sa Jolly Wave siguradong mag-e-enjoy ka. Dahil sa Jolly Wave, sige mapapawaw, ikay mapapasigaw sa ganda ng lugar. Dahil ang Jolly Waves, mura na maganda pa. Tara na, pasyal na sa Jolly Wave. Jolly. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Matagumpay na isinagawa sa munisipalidad ng Gloria ang isang bloodletting activity na may temang Dugo Mo, Buhay Ko na pinangunahan ng Municipal Blood Council of Gloria, katuwang ang Oriental Mindoro Blood Council at DSWD Four Peace Beneficiaries. Maraming mamamayan sa Rojas mula sa iba't ibang sektor ang nagbahagi o voluntaryong nagdonate ng kanilang dugo sa naturang aktibidad. Layunin ang naturang blood donation na makalikom ng maraming bags ng dugo upang punan ang kakulangan ng dugo sa lalawigan dahil sa maraming pasyente ang nangangailangan nito. Ipinaliwanag rin sa mga nagbigay ng dugo na malaki ang may tutulong nito o may magandang epekto sa kanilang kalusugan. Samantala, ang mga nakalap na mga bags ng dugo ay iiimbak sa blood bank ng OMPH na siya namang namamahala sa pamamahagi ng mga ito sa mga Mindoreñong nangangailangan. Ang mga nagbahagi ng dugo ay nakatanggap ng libreng t-shirt mula sa pamahalang bayan. Samantala, nagpapasalamat naman ang lokal na pamahalaan sa lahat ng nakiisa at nag-donate ng kanilang dugo upang makatulong sa mga nangangailangan nito. Sa ating pong public service, para sa lahat ng mga tricycle franchise holder, owner, drivers na hindi pa naka-attend ng seminar on existing traffic rules and regulation, meron pong schedule ng seminar sa February 15, 2020, alas 9 ng umaga sa City Plaza Pavilion, magdala lamang ng Xerox copy ng driver's license at papeles ng franchise. Mensahe mula kay TMO Chief Arvin Maligon. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube, type lang ang TVNet News Live. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumagpo lamang sa 04-3288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si John Perez Alberto, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.